kailan nakatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng isang madamdaming liham na galing sa isang 16 taong gulang na si King Robert Adunga ng Binyan, Laguna. Labis po akong naanting sa nilalaman ng kanyang liham na puno ng pag-ibig at pag-asa para sa kanyang ina. Kumakatok po ako ngayon sa inyong mga puso. Naiiyak po ako pag iniisip ko ang sakit ni Mama. Hindi po naman kaya ni Mama ipagamot ang sarili niya kasi wala naman po siyang permanenteng trabaho. Lagi po ako nagdarasal. Lubos po akong umaasa at ako'y inyong tutulungan. Sinadya ng GMA Kapuso Foundation ang tahanan nila King Robert. Doon na kilala namin ang kanyang ina na labis na nagtaka sa aming pagbisita. Noon lang niya nalaman na sumulat ang kanyang panganay para idulog ang kanyang kalagayan. Stage 4 breast cancer ang dinaramdam ni Nanay Sonny. Walang kasing sakit. Pag sabasabahin mo yung pigsang puputok, kinukurit ng maraming karayom habang nilalamasan ng asin. Itinataguyod ni Sonny ang 4 na anak sa pamagitan lamang ng pensyon ng kanyang asawa na pumanaw sa isang aksidente noong taong 2006. Matapos lamang ang 2 taon, namatay naman ang 3rd niyang anak na si Allen dahil sa dengue. Kaya nung unang nakaramdam ng sakit sa kanyang kaliwang dibdib si Sonny, pinaliwala niya ito sa kagustuhang maigapang ang pag-aaral ng mga anak. Wala na nga silang mga kahit anong kasiyahan. Wala na nga silang papa. Tapos, imbis na masayang panahon ng edad, o kasama nila sa bahay, di ba ang hirap nang may kasamang naghihirap? Ang kinakatakot ko po ay yung mawala sa amin si Mama. Bakit? Kasi ano po, parang siya na lang po yung gumagabay sa amin para maayos po kami. Ilang taon na pinag-aaral niya kami sa magandang school, kahit walang pera, inunan niya kami. Kung meron lang yung makakapagbigay gamot, siyempre, napakalaking katulungan noon. Hindi sa akin, sa aming lahat. Kasi pag may nagtulong ng gamot ko, imbis na mapunta sa gamot, siyempre magiging pagkain namin lahat yun, di ba? 1,000 kada araw ang gastusin sa gamot at oxygen ni Sonny. Kaya malabong makapag-marcha si Sarah at nag-graduation day. Natatanging hiling pa naman ni Sonny ang makitang nakapagtapos siya ng high school. Talaga naman pong walang katapusan ang pagiging ina. Labis-labis man ang paghihirap ni Sonny, kapakanan pa rin ng mga anak ang kanyang iniisip. Sundan po ninyo bukas ang karugtong ng kanilang kwento at ang ating pagsisikap na mabigyang katuparan ang hiling ni Sonny. Samantala, para po naman sa inyong tulong sa kanyang pamilya, maaari po kang magsadya sa aming tanggapan o dili kayo mag-deposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.